tumatak na sa ating isipan na ang pagiging matangkad ay nakalalamang lalo na sa mga competitive sports katulad ng boxing. Bagamat may mga kalamangan ang pagiging mas matangkad sa iyong kalaban, hindi naman ito nangangahulugan na sigurado na ang iyong pagkapanalo. Siguradong alam niyo ang istorya kung paano tinalo ni David ang mas malaki at mas malakas na si Goliath. Maikukumpara natin dito ang mga laban ng 8th Division World Champion na si Manny Pacman Pacquiao. Nagsimula si Pacquiao sa 108-pound light flyweight division. At habang tumataas ang division na nilalabanan ni Pacquiao, lalo din lumalaki ang kanyang mga nakakalaban. Halika't samahan niyo akong balikan at isa-isahin ang pinakamatatangkad na boksingerong nakalaban ni Manny Pacquiao sa kanyang professional boxing career. Ang una sa ating listahan ay ang 3 Division World Champion na si Sugar Shane Mosley na may height na 5 feet and 8.5 inches. Naglaban si Pacquiao at Mosley para sa WBO Welterweight Championship. Kahit nadihado sa height na 5 feet and 5.5 inches, napabagsak pa rin ni Pacquiao si Mosley sa round number 3 gamit ang kanyang signature 1-2 combination at nagwagi via unanimous decision. July 2, 2017, naganap ang isa sa pinaka-controversial na laban sa pagitan ni Manny Pacquiao at Jeff Horn. Naging mapisikal ang laban at makailang ulit gumamit ng maduduming taktika ang 5 feet and 9 inches na Australiano. Bagamat kamuntik ng tuluyan ni Pacquiao si Horn sa round number 9 at pagbantaan ni referee Mark Nelson na iihinto ang laban, nagwagi pa rin si Jeff Horn via unanimous decision at tuluyang naagaw ang WBO welterweight title kay Pacquiao. Halos lahat ng nakapanood at nakasaksi ng laban ay sinasabing hindi dapat si Horn ang nanalo. Ang ikatlo sa ating listahan ay ang dating WBO Junior Welterweight Champion at nooy wala pang talo na si Chris Algieri. Ang height ni Algieri ay 5 feet and 10 inches. Naganap ang laban nila ni Pacquiao noong November 22, 2014 sa Venetian Macau Resort and Hotel. Pinabagsak naman ni Manny si Algieri, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 6 na beses. Dinomina ni Pacquiao ang laban at nanalo via unanimous decision. Kabilang sa ating listahan ay si The Golden Boy, Oscar De La Hoya na may height na 5 feet and 10.5 inches. Tinaguri ang The Dream Match ang laban ni Manny Pacquiao at Oscar De La Hoya na ginanap noong December 6, 2008. Ang laban na to ang isa sa pinakamalupit na boxing performance ng pambansang Kamao. Walang naisagot si The Golden Boy sa mabibilis na kamay at footwork ni Pacman. Hininto ang laban bago pa man magsimula ang round number 9 at nanalo si Pacquiao via technical knockout. Ang huli at ang pinakamatangkad na nakalaban ni Pacquiao ay sina Jesse Vargas at Antonio Margarito na parehong 5 feet and 11 inches ang tangkad. Nakaharap ni Pacquiao si Jesse Vargas noong November 5, 2016 sa Thomas & Mack Center sa Las Vegas. Mas nanaig pa rin ang skills at experience ni Pacquiao kontra sa mas bata at mas matangkad na si Vargas. Napabagsak ni Pacquiao si Vargas sa round number 2 gamit ang straight left counter sa muka. Nanalo si Pacquiao via unanimous decision at muling nasungkit ang WBO welterweight title sa ikatlong pagkakataon. Samantala, nilabanan ni Manny Pacquiao si Margarito noong November 13, 2010 para sa WBC super welterweight title. Halos walang pinanalong round si Margarito nang saluhin ang mga suntok na pinukol ni Manny Pacquiao. Nagkaroon din ng matinding pinsala ang Meksikano sa kanyang eye socket dahil sa mga tinamong suntok. Naging makasaysayan ang laban na ito nang makuha ni Pacquiao ang kanyang pangwalong division championship. Patunay ang mga laban na ito na kahit gaano mang kahirap, gaano mang katangkad at kalakas ang mga kakaharapin ni Manny Pacquiao, hindi niya ito uurungan. Nabiting ka ba sa napanood mo? Pindutin mo lang ang subscribe button at notification bell para kaagad mong mapanood ang mga bagong videos ng Boxipedia. At kung nais mong i-follow ang Boxipedia's Facebook, Twitter at Instagram account, hanapin mo lang ang mga sumusunod